Mahirap nga po bang magpakabuting tao? O baka naman hindi lang tayo nasanay, kaya nahihirapan tayo? Ilang beses na nga ba nating narinig o baka tayo mismo ay nakapagsabi ng magpapakabait na ako, magpapakabuti na ako, only to be frustrated in the end na parang hindi natin nakamit ito. So ang tanong, mahirap nga bang talaga na magpakabuting tao? Well, first of all, makatutulong, kung liliwanagin po natin na ang pagpapakabuti ay hindi natin dapat makita agad bilang isang napakalaking task o responsibilidad. Kasi kapag nagkaganon, ramdam na agad natin yung pressure o yung bigat. Na para bang ito ay isang goal na dapat nating paghirapan every step of the way upang ito finally ay ating maranasan. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Di ba may mga obese, may mga matataba na, bakit ba hindi sila makapag-gym-gym? Bakit kain na lang ng kain? O makapag-gym man, madaling mag-give up. Bakit? Eh kasi nga, kapag nakikita nila yung katawan nilang sa body na slim, na toned, na beach body na gusto nilang marating o ma-achieve, nasisiraan agad sila ng loob na para bang, kailan ko pa ba ma-achieve yan? Baka mamatay ako. Wala man lang masyadong nababago. Kakain na lang ako ng kakain. At least masaya pa ako. O di ba kapag may pupuntahan tayo, kapag diniscribe sa'yo yung layo, kung ilang oras magbabiyahe, yung hirap ng daan, madali kang nag-give up. Ay, wag na lang. Katamad. So, ganun ang mangyayari kapag tinignan natin ang pagpapakabuti ay isang malaking responsibilidad na dapat nating paghirapan upang maranasan lang. Ang tanong, yan ba talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan? E di po ba sa aklat man lang ng Genesis, masasabi natin na hindi totoo yan? Kasi sa aklat ng Genesis, sinasabi doon na nilikha ng Diyos ang tao na mabuti. In fact, nang likhain ng Diyos ang tao, ang maraming mga bagay sa mundong ito, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, it was good. Pero nang likhain ng Diyos ang tao, hindi lang good. It was very good. So, likas tayong mabuti. Kaya yung pagpapakabuti o pagiging mabuti, actually, is not so much about something that we do. It is more about something that we are. Pag sinabing pagpapakabuting tao, ang pinag-uusapan po dito ay hindi lang yung mga dapat nating gawin upang maging mabuti tayo, kundi yung tunay nating kalikasan. Talaga tayong mabuting tao. Hindi pa man tayo gumagawa ng mabuti, tayo'y mabuting tao na. We were fearfully and wonderfully made by God. Ang Diyos ay mabuti. Nilikha tayo. So, ora mismo, automatic, tayo ay mabuti. Likas sa atin ang maging mabuti. Hindi ko alam kung papatok na analogy, ha? Kasi mayroon akong kilalang pamilya, maganda. Yung physically, maganda. Maganda naman din mga ugali. Pero, ito yung topic, maganda. Yung mag-asawa, gwapo, maganda. Pati mga anak, gwapo't magaganda. Hirap ngang magpa-picture kasama rin eh. Kasi lumulutang ako talaga. Kakaiba. Kaya ang style ko, aba magpapa-picture kami? Picture father? O sige, sige, waki. Waki agad, father? Di ba muna pwedeng formal muna? Eh, doon lang ako may laban-laban eh. So, bahay ko, waki, waki. Makikita mo sila, no? Lalong-lalo na nung wala pang mga face mask dati. Makikita mo, halos malukot ang mga... Yung waki talaga, ako waki ko pagkasama sila. Siyempre, para pumantay. Hindi pa rin eh. Bihado pa rin, kainis. Gifted talaga. Yung pang hindi mag-e-effort masyado, natural na,
Pinagtatawanan niyo ako, kayo ba? Natural na maganda. Natural na. Mag-ayos. Gwapo, maganda. Pinawisan ako doon ah. Well, dapat maging ganon ang pakiramdam natin tungkol sa pagpapakabuti. Natural lang dapat. Sapagkat yun ang totoo. Hindi ko nga po maisip kung saan nanggaling yung negative na connotation sa expression na magpakatotoo ka. O di ba negative lagi? Halimbawa, nagdadasal ako. Halimbawa, nagdadasal ako. Sabihin, nagdadasal ka, sabihin ng katabi mo, magpakatotoo ka. O kaya, pupunta sa isa. Halimbawa, beer house. Sabihin mo, ay, hindi ako sasama. Magpakatotoo ka. Ba't ganon? Para bang nagkaroon ng negative connotation. Whereas, kung sasabihin talaga nating magpakatotoo tayo, ang ibig sabihin nun, magpakabuting tao tayo. Yun ang totoo. Pinasisinungalingan lamang ito ng demonyo sa pamamagitan ng pagdidikta sa isip at sa puso natin, sa pamamagitan ng mga pangyayari sa paligid natin, maging sa pamamagitan ng mga taong nakakasalumuha natin, yung pagdidikta na tayo'y kabaligtaran yan. You are such a loser. Makasalanan ka. Walang may mangyayaring maganda sa'yo. Wala kang mapapatunay. Ganyan ka na lang sa buhay mo. Yun. Yun ang ating pinaniniwalaan. Sa totoo lang, yung kabaligtaran. Kaya, yun din ang ating nakakasanayan. E isipin po ninyo, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 5, you are the light of the world. Kaya nga parang ang ininsinuate niya sa ating gospel reading ay, bakit kita lilighain na may liwanag para itago ko lang ang iyong liwanag? Meron tayong purpose sa mundong ito. Meron tayong silbi sa mundong ito. Hindi tayo pamparami at pampagul lamang sa mundong ito. Kaya sa totoo lang, may ibubuga ka, maganda ka, kwapo ka, mabuting tao ka, mapagmahal ka, mapagpasensya ka, matapang ka, hindi ka mag-give up ng basta-basta, matyaga ka, mapagmalasakit ka. Yun ang totoo. Yun ang pinasisinungalingan ng demonyo. Pero ang problema nga, imbis na yung totoong paniwalaan natin, yung kasinungalingan ang tinatangkilik natin. Yung kasinungalingan ang nakakasanayan natin. Samantalang yung totoo, yun ang kinaiilangan natin. Yun ang kinatatakutan natin. Kasi nga, nagiging unfamiliar na sa atin. E alam naman po natin, base sa ating karanasan, ang isang bagay na unfamiliar tayo, hindi natin agad itatry. Hindi ka familiar sa isang pagkain, hindi mo basta-basta yan kakainin. Hindi ka familiar sa isang lugar, hindi mo basta-basta yan pupuntahan. Hindi ka pamilyar sa isang laro, hindi mo basta-basta lalaruin yan. Kapag yung pagiging mabuting tao ay naging unfamiliar na sa atin, eh yung pagpapakabuti, kailangan na natin. Baka nga katakutan pa natin. Sa mga nakapanood ng isang inspiring movie na Coach Carter, ang sabi doon ay ganito, our greatest fear is not that we are weak. Our greatest fear is that we are strong, we are powerful beyond measure. And so it is our light, not our darkness, that frightens us the most. Kaya nga kung minsan tinatanong pa natin ang ating sarili, kaya ko ba ito? Mabuting tao nga ba talaga ako? Kaya ko bang magpatawad? Kaya ko bang magpasensya? Kaya ko bang umasenso? Kaya ko bang lumaban? Kaya ko bang manindigan? Sagot sa lahat ng tanong na yan, kaya mo yan. Bakit? Sapagkat likha tayo ng Diyos na ganyan. Sapagkat galing tayo sa pamilya ng Diyos na mayroon ng lahat ng magaganda at incredible na mga katangiang yan. Hindi lang natin nakasanayang gawin yan. Kaya nagiging unfamiliar na tayo dyan at unti-unti, kumbaga, nakakalimutan natin ang tunay nating kalikasan. Huwag naman sana, ugaliin nating magpakabuti kahit na yung mga tao around us ay hindi mabuti.